Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang, grabe to. Dilima na himatay sa takot, Duterte harapang sinampal ng ebidensya si Dilima. At yun, i-play na natin kung ano lalaman nito. Kapapasok lang ng balita kung saan ay kinalulungkot ng marami sa ating mga kababayan ang pagkakabasura ng isa sa mga kaso ni former Senator Laila Dilima dyan sa Munting Lupa RTC. Si Senator Laila Dilima ay may tatlong kaso kaugnay sa illegal na droga at dalawa na dito ay naibasura na ng mga korte at isa na lang ang natitira pang kaso dahil nga di mo na dito ay nangangamba marami sa ating mga kababayan, particular na ang isang retired general na posibleng lumakas na naman ang loob ng mga drug lord at mabuhay muli ang mga sindikato dahil sa mga nangyayari ngayon na pagkakaabsuelto sa dating senadora at sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat po ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, si Senator Laila Dilima ay naipakulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos lumantad ang mga ebidensya na tumanggap si Laila Dilima na milyong-milyong piso galing sa mga drug lord para manalo bilang senador noong nakalipas sa 2016 national election. Kaya nga nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, dapat habang buhay yan, marami na namang pera ang kinikita ng mga judge at police dyan. Malaking perang inubos dyan. Hindi ka makakulong, makukulong kung wala kang kasalanan. Wala na talagang tamang batas ng Pilipinas. Pag mahirap, kahit walang kasalanan, habang buhay kulong. Pag kilala at may pera, laya ka agad. Nakakayang batas sa ating bansa. Bakit paniwalang sala si illegal na drugs na malinaw ang ginawa niya itong si Rago sa kanyang first testimony? At bakit nag-withdraw sa second testimony? Pwede pala lukoy ng testigo ang korte. Pag binawi ang testimonya, pwede nang pawalang salang akusado. Kaya walang malakas na loob na tumistigo ang tao sa nakita nila, pwedeng babaliwala ang pagtistigo. Maybe Ragos received big amount of money. Dilima was really convicted. The drug lord will back again. Hope she will be in jail forever. She is also a liar, can see, according to her investigation. Saan tayo nakakita ng DOJ secretary na sasayaw-sayaw at kakanta-kanta sa prisohan instead na mag-grade? Bakit naging party at concert place ang prisohan? So buong mundo, only in the Philippines. What a shame, Junel. End quote. Alas 8 kaninang umaga na nga dumating si dating Senador Laila Dilima dito sa korte sa Munting Lupa. At ang una nitong sinabi ng tanungin siya ay tiwala siya na mananaig ang hustisya sa araw na ito. I'm excited, nervous, but confident that the truth and justice will win the day. Ela, makalipas nga ang isang oras ay lumabas na ng courtroom itong dating mambabatas. At ang una naman niyang sinabi ay nagpasalamat siya sa lahat ng kanyang mga taga-suporta, maging sa mga tauhan ng media na bagamat 6 na taon ay patuloy na sumubaybay sa takbo ng kanyang kaso. At bukod nga kaya Dilima, Ela ay acquitted din itong kanyang dating bodyguard na si Rooney Dayan sa kaparehong kaso. At kaugnay na itong acquittal ngayon kay Dilima at Dayan, Ela, hindi pa sila makakalabas pa rin ng kulungan, particular dahan si Dilima sa Camp Krame dahil mayroon pa siyang isa pang nakabinbing kaso naman sa Branch 256. Sa ngayon ay mayroon itong nakabinbing naman na petition for bail ang kampo ni Dilima. Ang kanilang inaasahan, Ela, bago ang susunod na pagdinig sa darating na June 5 ay magkaroon na ng resolusyon ng korte doon sa kanyang petition na makapagpiansa. At kung mangyari na mapagbigyan siya ng korte, saka pa lamang makalalabas ng kulungan si dating Senador Laila Dilima. Sa desisyon ni Judge Abraham Joseph Alcantara ng Munting Lupa City Regional Trial Court Branch 204, hindi napatunayan, Elan, ng prosekusyon ang pag-uugnay kay dating Senador Laila Dilima sa kalakaran ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. May nakita, Elan, na reasonable doubt o duda ang korte sa akusasyon laban kay Dilima.
acquitted o pinawalang sala ng korte si Dilima sa isa pa nitong kaso kaugnay sa illegal drugs sa NBP. Batay sa akusasyon kay Dilima ay tumanggap ito ng kabuuang 10 milyong pisong halaga ng pera mula sa illegal na droga. Ito ay ibinigay umano ni dating Bureau of Corrections o BUCOR OIC Rafael Ragos sa kanyang dating bodyguard na si Ronnie Dayan na siya namang nag-abot ng pera kay Dilima noong November at December 2012 sa kanyang bahay sa Paranaque City. Pero ayon sa korte, walang nakitang ebidensya na nagpapatunay dito. Dagdag pa na nga hukuman, mahalaga ang ginawang pagbawi ni Ragos sa kanyang testimonya laban kay Dilima sa pagkaka-acquit nito. Medyo bad news po ito. Naglabas po ang desisyon ng Muntinlupa Court. Acquitted si ex-Senator Dilima sa kanyang pangalawang drug case. Mm-hmm. Ulitin ko, acquitted. Lahat, all in all, may tatlo siyang drug cases na i-file sa kanya. Noong 2021, na-acquit siya sa una. So, pangalawa ito na acquittal para kay Dilima. So, isa na lang ang naiwan ng kaso niya. Mm-hmm. So, at the rate, yung ganito na kalakaran, tingin ko, sa lalong madaling panahon, makakalaya na po si ex-Senator Dilima. Mm-hmm. Okay, bakit na-acquit siya dito sa pangalawang kaso nito? Ito po yung kaso niya na allegedly, tumanggap siya ng 10 million pesos in two tranches from former Corrections Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos. Mm-hmm. At ang perang ito, supposedly, galing sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Mm-hmm. Okay? So, malakas na testimonya ito dahil Bucor Chief ang nag-testimony. Kaya na-file ang kaso at hiniring. Ang problema, dumating ang panahon, itong si Ragos, last year, 2022 lang, binawi niya ang kanyang testimony. Mm-hmm. Nag-ihip ang hangin at sabi niya, itong si Ragos, na pilitan lang daw siya na gumawa ng ganong statement against kay ex-Senator Dilima na by the time siya ang DOJ Secretary. Mm-hmm. Okay? So, ano ba talaga? May na-deliver bang 10 million kay Dilima? Wala. Kaya ako, questionable ako dito kay Ragos, former President Rafael Ragos. Siya ang bumaliktad. Baka, I don't know, kung anong nangyari. Kasi kung hindi ito bumaliktad, hindi niya binawi ang kanyang statement, eh talagang ano, malakas na ebidensya ito dahil Bucor Chief ang nag-testify. Mm-hmm. So, bawi-bawi ang labanan. So, ulitin ko, malapit nang makalabas si ex-Senator Dilima kasi out of 3 cases, isa na lang naiwan. So, ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Talaga bang may ginawang kalokohan itong si former Senator and former DOJ Secretary Laila Dilima sa illegal drug trade sa Bucor? Kayo, ako, sarili kong opinion. Kasi nag-monitor ako sa mga kaganapan, yung mga investigasyon, mga ano. Talagang meron eh. Kasi ano, talamak yung mga kubol ng mga drug lords na mayagpag ng gusto. Yung mayroon silang mga parties, mayroon silang, basta to me, the worst state, pinaka masama na kalagayan sa Bucor, eh nung panahon ni Dilima as DOJ Secretary. Mm-hmm. Nakakalungkot na balita ito dahil na nga, acquitted na, makakalabas na. Well, on the other hand, nagbubunyi ang kampo ni Dilima. I don't know itong pangatlong kaso kung anong mangyayari. To me, may pag-asa pa. Kasi kung hindi lang bumaliktad itong si Rafael Ragos, eh malaking chances na makonvict siya. Eh wala, bumaliktad eh. So, ano na ngayon?
malaking setback ito sa ating kampanya kontra droga, kasi lalong lalakas na naman ang loob ng mga na-involved sa illegal drug trade. Binanggit din ang hukuman na importante ang naging recantation ni Deputy Director Ragos, dahil nung binawi niya itong salaysay ay nawalan ng tuluyan ang basehan ng akusasyon sa kanya at nagkaroon ng reasonable doubt sa akusasyon laban kay Senator Laila De Lima, at kaya dahil dito Senator Laila De Lima was acquitted based on reasonable doubt. At yun na nga, mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang at komento ko sa video na ito, comment niyo na yan sa baba at babasahin kyan mamaya. At kung nagustuhan niyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ng ito. Thank you so much po. At yun na nga, mga kabalita natin, na kung saan ito ngayon, yung tungkol nga kay Laila De Lima, na kung saan ito yung mga kaso niyang na-acquit, mga kabalita natin, na kung saan yung mga testigo nga bumaliktad at tila ba itong si Laila De Lima maaaring makalaya pag matapos nga o mapawalang sala rin yung pinakahuli nga isinampa sa kanya laban sa mga illegal trade nga dyan sa Bucor. At ito yung nangyayari nga, na tila ba talagang parang nga daw may sablay sa naging hatol nga dyan, makabalita natin na kung saan, kasi itong mga testigo nga o tumitestigo laban kay Laila De Lima ay nagbabaliktaran, at tila ba wala man lang natatanggap na anumang kaso o walang kaso pag bumaliktad yung isang testigo na nagbigay na nga ng sarili lang testimonya nga sa harap nga ng korte at sumumpa nga syempre na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan dyan sa korte. Tila ba ngayon binabawi at binabaliktad. Yan ang nakakalungkot nga, mga kabalita natin. Yan yung nakakalungkot dyan, na pwede na palang lahat ng testigo talagang bumaliktad at talagang wala man lang kaso. Wala man lang pananagutan sa batas pag ginagawa nila yung ganung pagsisinungaling sa harap ng korte. Diba? At ito nga yung nangyayari ngayon kay Laila De Lima, yung mga testigo nga talagang umaayaw na o talagang bumabaliktad sa kanilang mga testimonya, na ito nga ang pinagdiriwang ngayon ng kampo nga ni De Lima, yung kanilang pagkapanalo sa pagkaka-acquit ng dalawang kaso na puro mabibigat yan, mga kabalita natin, na kung saan nakita niya naman kung anong meron nung mga panahong si Laila De Lima pang nakaupo dyan sa Bucor, kung anong meron, kung anong klaseng pamamalakad at mga diyan kontrabando talagang talamak. Tila ba ngayon mapapawala nga sala nga si De Lima sa kanyang naging kaso o sa kanyang mga kaso at tuluyang makakalaya. At kayo, mga kabalita natin, kayo nang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento tungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.